Hi, I'm Jay De Rosales and today, pag-uusapan natin how to create a retirement fund para hindi tayo maging burden sa mga anak natin or sa ibang tao kapag nag-retire na tayo at wala na tayong work. So, ang gagawin natin, kukunin natin, first is your monthly expenses. So, ito yung monthly expenses na comfortable tayong mamumuhay. You can start with 20,000, 30,000, 40,000. Or as high as 100,000, 200,000, 300,000, depende sa lifestyle mo. So, for this computation, we will use 50,000 pesos. And you can put whatever number na meron ka. Okay, so i-times natin siya sa 12, that's 600,000 pesos per year. Okay, ngayon, kukunin din natin ano ba yung current age mo. Okay? So, ngayon, I'm 29 years old. Then, kailan mo gustong mag-retire? So, normally, yung mga tao nagre-retire at the age of 60. So, let's use 60 years old. Then, kunin natin yung difference ng mga ages na to. So, that's 31 years. Okay? Then, kailangan din natin yung tinatawag na inflation rate. Ano ba yung inflation rate? Ang inflation rate is yung pagtaas or pagbaba ng presyo ng mga bilihin or mga services sa Pilipinas. So, kung matatandaan nyo, ang presyo ng bigas before is nasa 20 to 25 pesos. But ngayon, nasa 50 to 55 pesos na. So, every year, tumataas ang presyo ng bilihin dahil sa world market at sa economic status ng bansa. So, sa Pilipinas, we have 5% inflation rate. So, gagamitin natin yan for the computation. So, ngayon, 29 years old tayo and ang yearly expenses natin is 600,000. But due to inflation rate, definitely, yung nabibili ng 600,000 at the age of 60 years old, hindi na yan yung nabibili niya that time. So, kukunin natin ang future value ng 600,000 para yon ang gagamitin natin or yun ang magiging goal natin sa pagpiprepare natin for retirement fund. So, para makuha ang future goal natin na yon, kailangan natin i-times yung 600,000 times 1.05. The 0.05 is yung inflation rate. I-equals natin siya ng 31 times. Okay? I will show you how to do it. So, 600,000 times 1.05 equals, okay, anong ibig sabihin yan? You need 630,000 next year dahil tumaas na yung presyo ng mga bilihin. Okay? So, second year, you need 661,500. Third year, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay? So, that means at the age of 60, ang yearly expenses natin is 2.7 million. Let's say, gusto kong i-enjoy yung buhay ko until age 70. So, i-compute din natin yon. So, that's 61,970. Okay? So, at the age of 61, kailangan ko pa ng 2.8 million. So, ang gagawin natin, ito-total natin ang lahat ng yan. So, balik natin, that's 2.7 plus 2.8 plus 4.4. Okay, so we have a total of 38,300,000 para sa retirement
fund na kailangan mo. Okay, anong indication yan? Before age 60, kailangan may naipon ka na na 38.3 million para may magamit ka for the rest of your life na retired ka. Kasi wala nang papasok na income until the age of 70. So, kailangan nakatabi na to solely for retirement fund. So, hindi mo siya pwedeng gamitin for any other purposes. Ngayon, para sa ibang mga bagay, kailangan magpe-prepare din tayo para sa mga yon. Ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, magkano yung kaya mong i-start na i-save daily para maabot natin tong 38.3 million? So, you can start with 67 pesos per day or 100 pesos per day or let's say 200 pesos per day or kung kaya mo, 1,000 pesos per day or 10,000 pesos per day. Ngayon, send me a message kung alin dito yung kaya mong gawin and I will give you options on how you can reach 38.3 million for your retirement fund. Ngayon, kung hindi mo nakuha kung paano gawin yung retirement fund mo, send me a message, send me this information and I will do it for you. Thank you so much for watching and I hope you learned something today. Thank you and goodbye!